expected. Mga tropa, first two picks. Pero guys, ito yung ating matchup kanina. Saglit lang. Awang or matchup kanina, ito. Si Nando at saka si Shadow. Pero, ang gumawa ng impact doon is yung Ember at saka yung Magnus. Tsaka Underlord, yung tatlo. Shadow, medyo tahimik pa kanina. Pero still, they were able to get that one, okay? So, bantayan natin mamayang matchup dito sa ating second game. Pero ito na, third ban Dragonite. Once again, by Wings Gaming. Ayaw nila ipigay yung Dragonite ni Gabby. Third ban naman ng Execration. Kailangan ng hard carry. Offlane, pati isa pang support. Kaya yan, Sand King, yung binan dito ng Wings Gaming. I mean, nasa Execration. Kahit na meron sila Sand King user, si DJ, sila mismo yung nag-ban dito ng Sand King. Fourth pick naman, inaantay natin. Abangan natin yan, mga chong. And then, our keys to the game for Execration to win. Eto, iisa-isa natin, early game, pasok. Okay? Early game, pasok. Tapos, OWA DJ connection. Kalahati ng laro. They were able to connect. Tapos, Contain Shadow, kalahati rin ng laro. Nagawa nila. So, 2 out of 3. Pero still, hindi ko nasama dyan yung other key factors, which is in nga, sila Fate Bian and si Blink, okay, which did well nung first game. Fourth ban ng Wings Gaming, Darkseer dito. Execration, fourth ban, inaantay natin. How will they continue this draft? Pak ni Gabby, pwede. Pero Underlord, ayan, binan na ng Execration dito. Sa wakas, okay, binan na nila yan, mga tropa. Ito na yung third pick ng Wings Gaming. Earth Shaker. Mga chong, ES ng Wings Gaming. Nilabas na. Third pick yan. So may plano talaga sila rito. Hindi ako magtatawa kung magka-clockwork fourth pick sila. Okay, clockwork offlane, dalawang support, Vengeful, tsaka Earth Shaker, SF gitna, Dota 1. Okay? Tapos hard carry, Slardar o kaya Centaur. Dota 1 talaga, mga chong. Pero ito, third pick ng Execration, naantay natin. Let's see. Luna Shadow Demon yung first two picks. Third pick, inaantay natin. Rubik ni Kimo. So, this is going to be Shadow Demon. What the fuck? Shadow Demon yata ni Owa, tas Rubik ni Kimo. Depende, depende. Abangan natin yan. Fourth pick ng Wings Gaming, inaantay natin. Eto na. Steady. Hindi pa gumagamit ng reserve time. Kumbaga, alam nila yung mga picks na gagawin nila, mga tropa. Available pa yung Axe. Available pa yung Slardar. Available pa yung Faceless Void, Beastmaster. Kung gugustuhin ng offlane ng both teams. Okay? Pwede pa yung dalawa na yun. Eto na. Ilalabas na. Steady goal tip. Ito, reserve time. Ginagamit ng Wings. Pinag-iisipan nila. Ayaw nilang bigyan ng momentum itong Execration. Kasi pagka nanalo ng game to Execration, possibly, heavily in favor yung momentum going into game 3. Yung kabila. Okay? Fourth pick, Wings Gaming. Who is it going to be? Mga tropa. Inaantay natin to. Steady goal tip. Mga chong. Eto na. Kamusta ba? Yo, kamusta everyone? Paano ba nangyari sa Execration kanina? Paano naging problema ron? Naalanganin sila eh. Mga chong eh. Ayan na nga yung Centaur. Tama nga yung hula ko. Dota 1 nga. SF Centaur, Vengeful ES. Tama yung ulan natin, mga tropa. Pang brute force, kumbaga. Barako kung barako. Diyos ko, lords. Eto yung fourth pick ng Mineski. Anong pansasagot nila? Inaantay natin. Ay, may ice kicks ba? Sabi ko, Mineski, inaantok na ako, ha. Pero yan, steady goal tip lang kayo dyan, guys. Steady goal tip. Ito na yung fourth pick ng Execration. Inaantay natin.
Dinner fest, Kuya Nick, let's go, sabi dito. Aba, dapat lang. Aba, dapat lang. Sabi ko, Mineski. Na-flanyari tayo rito. Naging Mineski fanboy pabigla ang kuya mo. Pwede pa ngayon OD. Pwede pa OD mid, I think. Seryoso. Steady gold lang. Eto, fourth pick. Inaantay natin yan, mga chong. Crimson 1830, shoutout sa'yo pare. Magandang gabi from the Philippines. Taga Qatar yan, mga chong. Reserve time, ginagamit na ng execration for it pick. Ano kayang pwedeng gamitin dito na mag-sync sa Shadow Demon Rubik? Pati Luna. Aantayin natin yan, okay? Axe, I think eh. Axe ni DJ, tapos OD ni Gabi, di ba? So, tingin ko pwede yun eh. Pamboset lang. Pero Slardar, yung pinili rito, yung newly reworked na model ng Slardar, eto, pinalabas na ng execration. Fifth ban ng Wings Gaming. Ano kaya, mga chong? Ha? Sumaba? Dota 1 nga eh, no? Tapos biglang umoplane clockwork, no? Carry pala yung Centaur. Parang Dota 1 nga, di ba sabi ko sa'yo? Tri-lane Centaur kaya Slardar dati, mga ganun eh. Pero ito, fifth ban ng Wings Gaming, inaantay natin. Templar Assassin, magandang ban yan. Pang-reduce ng armor together with Slardar. Pati pang snowball sa Shadow Fiend. Pero Storm, pare. Storm. So, tingin ko Storm. Ma-swap, ma-stun man. Madadudge niya yung stun. Hindi ko sigurado yung OD, ha. Pero I think Storm, pare. Seryoso. Storm. Storm or Puck. Pero pag nag-Puck, kulang sa damage. Diba? Storm OD nga, mga tropa. Storm OD for execration. Mga chong, okay? Execration yan, hindi yan na Mineski. Sino ba nagsabi Mineski yan, mga tropa? Okay? Eto na, fifth ban ng execration. Kailangan naman ng kabila, hard carry. Assuming na Centaur will go offlane. Abangan natin yan, steady lang. Eto na yung fifth ban, execration. Steady lang, mga tropa. Dazzle, support. Earth Spirit, 5th pick, Rubik Mid. Mga tropa. Eto na, 5th pick naman ng Wings Gaming. Inaantay natin. Sino supuyo ng mid dito? Rubik Mid, mga chong. Rubik Mid, no? Rubik Mid nga. 5 seconds remaining. 5th pick naman ng Wings Gaming. Aantayin natin. Pero, abangan natin to. Amali mo naman, may strat sila rito. O, Rubik Big nga siguro. Pang Michael nga. Steady Goltev lang. All in sa Luna. In damage. O nga, tama. Eh, binugbog yung Luna bigla. Trumay lane, top lane, Centaur. Tas bot lane, Timberso. No? Takting yan. Busog. Busog ang kakampi rito ng Wings Gaming. Life Stealer. Diyos ko, Lord. Life Stealer. Ha? Okay, natapos na. Walang problema dyan. Steady gold eh, mga tropa, eto na. Game number 2. Wings Gaming versus Execration. Tuloy-tuloy tayo rito. Op, saglit. Eto na, Pimp Mackle. So, game number 2. In-game tayo rito, saglit. There you go. So, let's do this, mga tropa. Okay? So, for execration, Kimo on Shadow Demon, Earth Spirit Nando, I mean, Earth Spirit ni Owa, Nando on Luna, Gabi Rubik, DJ Slartar, sa kabila naman, Innocence Vengeful Spirit, Ice Ice, Earth Shaker, Fate Beyond Centaur, Shadow Fiend, Nia Blink, and then si Shadow on Life Stealer, mga tropa. So, eto nga.
hard carry, I mean mid Rubik nga to mga chong. So let's see kung paano mag-turn out itong pick na to para sa execution. Eto na, nakita nila sa baba. Pero hindi aangat yung center dyan ng kusa, kailangan nilang iangat. Supporta na lang tayo mga tropa, steady gold lang kayo, may plano yan. Hindi naman pipiliin ng walang plano yan mga tropa. Kaya supporta na lang, okay? Nag-aantay sila ng kukuha ng bounty rune. Eto na, eto na, eto na magkakabigayan. Aangat yan eh, aangat yung Wings Gaming na yan eh. Ayan na, si Ice Ice. Pero umalis na rito yung heroes ng execration. Walang patience on the side of the Filipino team, kaya out na. Hindi magkakabigayan doon mga tropa, pero yung Fissure ng Earthshaker na huli. Etong Shadow Demon, si Kimo ang huli, unang mahuli ito, mga tropa. Ayan na, Magic Missile pa. Tower damage. Nakapag-defensive, Shadow Demon lubog pa ron, pero yung nandun niya yung Centaur mga tropa. Ayan yung mid Rubik ni Gabi. Let's see kung paano discard dyan mga chong. Pati si Owa Earthshaker andito. Op, Fade Bolt lang pang last hit, and then deny din sa gitna. Baba naman DJ versus Lifestealer to. Slardar Lifestealer. Last hit dapat tayo siya mag-focus mga tropa. Kasi mamaya, pag dumami na yung souls nung lives nung SF, alam nyo na yung multing kasunod, okay? Suporta nalang mga tropa. Talagang suporta. Eto na yung Earth Spirit. Pero mahirap ganking yun ha, kasi may rage mga tropa. Okay. Eto na yung lubog. And then yung Lucent Beam. Pero may Fissure. Ayan na, huli yung dalawa. And then yung Stomp. Double Edge. Inaantay lang, pero kulang yung damage on the side of Wings Game. Pero still yung center nila, minamama itong top lane ng Luna. Okay. Hindi sila tri-lane dito. Yung Earth Spirit nagro-roam. Kaya yung Earth Spirit, yung center, kumbaga komportable siya. Nagumalaw kung gusto niya rito versus dual lane. And then yung SF naman, nakakapag-farm na rin. Sa gitna, first Rubik, nakakakuha na ng soul. So, Wings Gaming really is confident with their current draft, mga tropa. Kumbaga, alam nila kung paano laruin ito. Kaya steady quality lang daw, wag lang magpanik. Katulad na nangyari nung game number 1. And na yung stun. And then bounty rune para kay Owa. Boss it lang. Pag natalo rito yung execration, laglag na sila. Okay? Ang makukuha nila, $10,000. Pero pag nanalo sila rito, at least $22,000 yung makukuha nila. And kakalabanin nila yung newbie bukas. Pero that is kung mananalo. Pero so far, lamang yung Wings Gaming 1-0 ngayon versus Execration. Okay? Eto na, si Gabi. Ice Ice, andito. DJ Steady Goldeb Shrine, ginamit na rin dito ni Gabi at saka ni Owa. Naka-double damage yan. So let's see kung paano diskarte ha. Level 4 pa lang si Gabi rito. Yung makukuha niyang SS, pwedeng Fissure, pwedeng stun. Pwede rin yung swap dito ng Vengeful. Aabangan natin. Wala nang double damage yung Earth Spirit. So medyo malabo na yan mga chong. Steady gold tip. Kinitingnan niya rito yung center eh, oh. Kitang-kita yung center eh. Fade Bolt ng Rubik para makapag-farm versus Shadow Fiend. 16-7 Shadow Fiend, 14-2 yung Rubik. So sooner or later, lalamang talaga sa last hit itong SF given nga yung kanyang souls. Okay mga tropa, that's what's happening right now. Pero yung CS, Centaur ang nangunguna, followed by Lifestealer, and then Luna, Shadow Fiend, tapos Rubik, tsaka Slardar. Si Gabi, kukuha rito ng rune, pero hinaharangan siya ng ES. Ayaw, box out lang daw ang kuya mo. Easy box out, easy life.
Earth Spirit spotted by Earthshaker dyan. And si Innocence dito, kukunan pa ng bounty rune. Etong si Rubik, mga tropa, binoset pa ng Vengeful yung Rubik, mga tropa. So, slowly but surely, etong Wings Gaming doing what's needed para maharas nila early itong execration. Eto naman si Gabi. Item niya is Null Talisman pa lang, mga tropa. Tuloy-tuloy lang tayo. Yung Centaur, top lane. Hindi na matay yung Centaur, mga chong. Nakapag-regen na siya. Nakapag-TP out na. Pero eto naman, Vengeful. Lifestealer, nakapag-sprint out yung Slardar ni DJ. Kaya good thing for him. 1-0 pa rin tayo rito in favor of Wings Gaming. Kanilang first kill pa yan. Nung sa may bounty rune, nung 0 minute, mga tropa, yung Shadow Demon na nag-dive dun sa may secret shop nila. Innocence. Steady gold tip lang, mga tropa. Hindi nila ginamit ngayon yung Ipo, guys, eh. Pero eto, si Gabi on Rubik. Yung CS, tingnan mo yung CS ng SF, ha. Talagang sooner or later, talagang lalamang yan. So, I think for Gabi, what he needs to do is to rotate, mga tropa. Okay? Kailangan niya ng micro-rate itong mga kalaban habang wala pa mga BKB and Blink Dagger mobility items. Kailangan gumalaw na ngayon yung Gabi. Rubik, pag sa gitna, mamamain lang siya sa gitna ng Shadow Fiend. Manabas pa. Sobrang buenas. DJ yan, mga tropa. Ayan, level 6 na. Gagalaw na yung Rubik. Ayan yung Rubik, he will go top lane. Pumounty rune pa muna. Pero let's see kung parang discarte dito. Nagpa-farm pa rin dito yung Luna. Net worth natin, lamang yung SF followed by Luna. And then yung Centaur at saka yung Lifestealer. Rubik, meron namang farm pero minimal pa rin, mga chong. Okay? Ayan na, farm lang. Farm fest is love, farm fest is life. Ice, double damage. Papabigay yata yan kay paring SF. Pero ito na, umaalagwa na yung mga heroes ng Wings Gaming sa farm dito. May bote pang TT itong SF. So mamaya kung gusto mo mush, pwede. Slardar, magpa-power trend dito first build versus Lifestealer na meron ng face boots dito and will go for the Dominator yata. Asan yung Lifestealer? Dominator nga, mga chong. Ayan. He will go for the Dominator. Sa push pare lamang din yung kabila, ah. Lifestealer, SF, tsaka Vengeful. Tatlo na yun. Meron pang ES Enchant Totem. Lamang yung kabila, man, I think. They ward by Owa, pero wala pa rin nangyayari. On their side, Gabi naman nagkaka-item. Power Trance din, tsaka bote. Para sa kanya. He will go Midas first build. Ayan. Naka-ready na. Yung Luna naman ni Nando will go Dominator. Ayan, kompleto na yung Dominator niya. And then yung Slardar, power trends nga, just like what I said earlier. So, ayan yung nangyayari ngayon. Medyo passive yung laro, mga tropa. Bounty rune, Envy rune, lahat na ng rune, kinukuha ng Exe. Ayan si Blink. Nasa gitna, double raised lang. Ayan yung double damage, pin up na. Op! Ayan na yung TP and then Earth Spirit. May Boulder Smash pa. And then yung Shadow Demon tago. Mga chong, pero wala silang enough damage, mga tropa, para patayin yung SF. Yun lang, hindi Rubik yung nag-rotate. Shadow Demon, lubog pa yung ginawa. So, I don't know kung bakit lubog. Kasi napapalibutan nila kanina yon. Pero somehow may bumakap sa Wings Gaming, Earthshaker. Binoset yung possible kill na nangyari dun. So, hindi pa namatay yung Shadow Fiend, mga tropa. Yung first kill na antala pa. And yung na Rubik naman,
kailangan na mag-rotate, pati yung Luna, ayan, nagro-rotate na ang kuya mo Luna. Smoke of Deceit on the side of Wings Gaming, sila naman ngayon yung gagalaw. Lifestealer, meron ditong hayop, yung move speed. Ayan na yung open wounds, naku po si Nando. Pero SS nung center, stolen by Rubik. Well played the side of Gabby, protecting Miss Luna. Hindi na matay yung Luna ron. If ever hindi nagaw nung Rubik yung SS nung center, matik yun pare. Luging-lugi sa move speed yun, tsaka yung damage ng SF on the way. Radiant's middle tower is under attack. Shadow. Ayan si Gabby, nagpa-farm, mag-mindas ang kuya mo. May blink dagger na yung centaur. So gagalaw na ng gagalaw yan, mga chong. Eto na yung invest, narinig ko na. Narinig ko na yung invest, mga tropa. Sa centaur ya, ayan na yung invest bomb. Matik yung blink dagger. Slithering crush, hindi pa napakawalan. Kahit mag-slithering crush siya ron, yari din, naka-reach ni Lifestealer eh. Yun lang. Tier 1 tower bot lane, kinukuha na pero may backup dito. Andyan na rin yung Luna. Ito na yung Shadow Demon, magde-def. Pero nakaramdam dito yung Wings Gaming. Gusto pa nila ituloy ha, mga chong. Ito na yung Rubik, pero wala pa rin siyang nagagawa rito. Puro farm pa lang at the moment yung tropang Rubik natin. Pag farm man, hindi pwede yan kasi merong SF yung kapila, nakakapag-farm din. Okay? Slardar naman, DJ. Ayan. Luna will go next build, Dragonlance, and then that blink group stomp, pero tapos slithering crush, stolen SS ng centaur, nagamit na naman Rubik, again saving one of his teammates, this time yung Slardar, 45 sa gitna, pero walang contest yan, farm lang, on the side of Execration, Fade Bolt, para sa kanyang Hands of Midas, on the way na. Tier 1 tower, gitna, nakuha na. Steady gold pa rin tayo rito. Execration versus Wings Gaming. Next item na Lifestealer, Armlet. On the way na after his Dominator. And then yung Rubik already with Hands of Midas next build niya. Blink Dagger for mobility. Eto namang Luna, mag-Dragon Lance na. And then yung Slardar, malayo-layo pa sa katotohanan dito. 400 gold pa lang para sa kanyang Blink Dagger. Medyo malayo pa nga, chong. Ayan na yung Midas. Pero si Shadow, nag-iingat ulit. Ito na si Innocence on a Vengeful Spirit. Papalag naman daw. Smoke of Deceit pero wala nang tao sa bot lane. Wala nang silang mahuhuli kaya push na lang to. Luna together with Rubik. Pati yung Centaur. Ayan na nga chong, wala pang kagalos-galos itong bot tower 1 ng Wings Gaming. Slardar nagpapa-XP. Tier 1 tower kinukuha na. Pinul yung creep wave para matuloy-tuloy yung push dito. Yan yung Luna. Palag-palag naman daw. Fade Bolt. And then tier 1 tower. 45 pop pa. Hindi pa pinakawalan ng kuya mo. Study Golden lang mga tropa. Ayan na. Finally, tier 1 tower bot. Nakakuha nila. Naku po, may blink dagger yung centaur. Ayan na nga. Yung blink dagger ng centaur. And then Slardar na magic missile pa, sinagasaan ng SS, mga chong, Slardar deadfall, and yung backup ng execution way too late. Yung TP rito, namatayan siya ng DJ Slardar. 800 gold pa lang para sa kanyang blink dagger. Ayan si Shadow. Pero manalig lang kayo mga tropa. Manalig lang kayo. Sinasabi ko sa inyo, may pupuntahan ninyo pananalig nyo. Okay? Yung Luna may Dragon Lance na. And then yung Rubik naman, mag-blink dagger dito. 1.2k gold pa lang at the moment. Gabby, andito armlet na. Yung Lifestealer, mga chong. Yung blink dagger ni Slardar, medyo matatagalan pa yata rito. A soldier's fortune.
kanina sayang yung game number 1 kasi ang ganda na simula nila. Ngayon sobrang passive ng laro. Haste rune bottled by Rubik. Kapit lang pre, tiwala lang. Kaya yan. Pero si Shadow ito nakapag-free farm. Ang nakuha ng Rubik, Rage, libreng BKB, together with his Haste rune. Blink Dagger, inaantay natin yung Slardar din. Malayo pa yung Slardar, yung Rubik may 1.7 na, pero passive farming yung nangyayari dito. SF naman ang item. Shadow Blade, SF. Naku po, makikita nyo kung gaano kalakas yung SF ni Jules. Eto na. Merong Infest Bomb pa, ang kuya mo rito. Hindi sapat yung Requiem. Meron pang life sila sa loob. Ano yung... detection, kinuha na. Pero out na, kuya. Out na. Kailangan mag-ingat, Moonlight Shadow. Wala namang Mirana. Pero ito na yung Smoke of the Seed. Kinuha na rito, mga tropa. Paano ang diskarte? Ang layo ng libot na gagawin dito ng execution. Gusto nila natin tier 1 tower sa gitna. Ito nga, Gabi nagpakita na on Rubik. May nagtitip. Ito na, sino yan? SF. Diyos ko na, wala silang detection. Nag-rage. Ito yung Eclipse. Ang gandang Eclipse. Pero yung damage, will it be enough? Nilabanan sila rito. Earthshaker na namatay. Yung 5593 Boulder Smash. Tumama sa dalawa. Buhay pa yung Luna. Radiant Scoria na namatay. Gabi o na Rubik. Parang diskarte. 1-for-1 yung nangyari. Earthshaker sa, sa Shadow Demon. Yung dalawang tropa na dito. Nakakapit sa gold tip. Nanonood ang kuya mo. Pero yung SF nga, walang detection doon. Hindi nila alam, tumama yung Boulder Smash. So, TP out. Nakapag-eclipse na maganda, pero still kulang pa rin. Papakitaan tayo rito ng magic ng Rubik. Steady golden lang. Ayun naman, mga Rubik. Naranasan ko na actually mag-Rubik Lords eh. Binuhat ko yung apat, parang yung aluka hapon. Yun. Ganun ako mag-Rubik dati. Steady golden lang kayo dyan, guys. On the way ni Rubik. Ito na, tuloy-tuloy tayo rito, mag-aagad yung Scepter na. Next build, si Slardar naman, nag-ahabol for Blink Dagger. Meron na actually eh, may 2.6k gold na siya oh. Yung Luna naman, next item rito, Yasha. Okay, pan-damage, and yung Blink Dagger ni Slardar. And then, Urn of Shadow Card Spirit, tapos si Shadow Demon Arcane Woods. Nakapag-farm naman sila, yung network palag-palag naman. Pero, mamaya sa bigayan, aabangan natin, okay? Steady gold tab. Eto na yung ano. Diyos ko Lords, yung Infest Bomb. Aray! Nakapag Boulder Smash pero still, nayari na isa. TP out, nando. May swap out yan, mga tropa. Awww! Well played on the side of Luna. Sobrang buenas. Kung inabot siya ron, nangana na naman sa farming. Ang kuya mo, eh, siya lang yung soul damage dito. Yung Gabi, mga iinis lang yan. Mandi-distrap lang yan. Eto na. Si Owa, ay, na-i-stun. Mga chong, kinahabol pa rin siya rito. TP out. Slithering Crash. Wala na. May Blink Dagger na ES. So, abangan nyo yung Echo Slam, ha? Mamaya. Diyos ko, Lords. Mukhang kalungkutang gaming to, ha? Para sa Exe, ha? Pero tiwala lang sa Aghanim Scepter ni Papa Gab. Okay, ayan na. May point booster na. Nakakapag-farm naman. Palag-palag naman sa may net worth. Okay? Papalag-palag naman sa may net worth. Okay? Papalag-palag naman sa net worth. Okay? Ayan na. Tier 2 tower bot lane. Nakuha na. Walang contest. SF getting that one. And then yung Luna naman nagfa-farm. Yung Vengeful nasa likod ah. So hindi sila mayayari dyan. TP out. So Luna. Naka-TP sa gitna ang target nila. Etong Centaur. Ayan na yung blink. I-blink ka muna. Ay, yung magic missile. Di ba yung tinamaan? Yung magic missile. Di ba yung tinamaan? Crips. Yung tinamaan. Diyos ko, Lords. Diyos ko, Lords. Si DJ may napahamak dito. And then rolling boulder in. Lucent beam ng Luna. Eto na yung Eclipse. Wala rin tinamaan yung Eclipse. Eto na yung Shadow Pint. Ay. Diyos ko, Lords. What happened? Mga tropa. Kina mo sa stream, ha? Tignan mo sa stream. Ah, wala na stream eh. Diyos ko, Lords, hindi kailangan i-instant replay yun. Pero Crips yung tinamaan ng Magic Missile.
Diyos ko. Kita mo yun, sayang eh. Hindi nyo nakita eh. Ako nakita ko. Steady. Ayan na. Ayan, hindi na mga. Na-ex mo. Ito na, hindi na mga. Na may Rubik, na may Rubik ha. Eh, Rubik, eh, Rubik, Rubik. Ayan na. Eto. Tuloy, tuloy, tuloy. Ayan nito, ito. Yung Roshan kinukuha. Kinama niya si Thor. Kinama niya si Thor eh. Pero ito, cha-challenge niya yung Roshan. Is it too late now, mga tropa? Nakuha na nga. Papalag ko ba sila? That's the question. Luna, wala nang Eclipse yan. And then yung SF, Slithering Crush. Pero meron ditong Centaur, Lucent yung walang ginawa. Echo Slam! May Shadow Fin from the high ground. Shadow War Fin Requiem pala ng Rubik yun. Pero still, wala silang napapatay ha. May swap pa rito, Diyos ko Lords. Wala na silang damage. 3 heroes down. Ito pa yung Luna, susunod. Dalawa sila ni Gabi na titira. Fade Bolt, isa lang tinamaan. Nando, tumatakbo. Raise ng SF, isa. And then, Nando, wala na nangyari doon. 10-1 yung score natin. Diyos ko Lords. So, first 10 kills na kuha na rito ng Wings Gaming. Our next bet is for the whole game. Okay? Ayan na. Place your bets now. Mga chong, yun lang. Eto pa! Muntikan pa yung Rubik na yun. Boot na lang, na-lift niya kagad. Tuloy-tuloy tayo rito, ha? Di ko alam kung ano nangyayari. Hindi yung mas madali yung ano, Axel? Ha? Eto? Premier? Mas kabisado mo yung Vegas? Team Vegas? Wala kami Vegas eh. Wala kami Vegas. 10-1 yung score ha. Ang namamatay pa lang dito sa Wings Gaming is yung Earthshaker. Other than that, Allos pa mga chong. Eclipse pa yung ginamit. Para mang patay yung Earthshaker, si DJ galing sa likod. Ito, tingnan nyo ha. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Mga tropa eh, hindi kayo titiwala eh. Earthshaker. Asa na yon? Dedep ba nila itong tier 1 sa gitna? Asa ni Aghanim's ng Rubik? 1k gold pa. Bago magka-Aghanim's Scepter. Last tier 2 tower nakakuha na. So pwede nilang kunin yung shrine dito or tutuloy-tuloy sila. Yung Aegis is na kay SF. Okay? Aghanim's Scepter pa yung Centaur. Diyos ko Lord, Aghanim Scepter pa yung Centaur. How hard can you go, mga tropa? Ha? Eh ngayon, damage ka kulang eh. Akala ko mag-OD or Storm Spirit kasi nga, kailangan ng damage, di ba? Pero nag-Rubik sila, I don't know why. Pero ito na, Fissure, pero may Rage and Lifestealer. Shadow, Tier 3 Tower, isang mabilis. May Aegis pa yan ha, guys ha, kaya hindi sila natatakot. Eclipse ng Luna nandyan. O, bigay pa yung SF, di ba? Kaya papalag sa lahat. Op! 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 Wala na. Wala na. Out na daw mga tropa. Out na. Kaya naman ng damage ng Luna yan, pero dapat ultra late game. Yung maraming item na. And then yung Rubik, kailangan na niya ng Aghanim Scepter niya, 300 gold pa. Eto naman, mag-Blink Dagger, Shadow Demon, Toto Cargo lang, and then yung Slartar. Magbi-BKB, mga chong. Pero kabila, kita mo yan, Desolator, Armlet, Dominator. And then eto, sobrang yaman na naman, Fate B yan. Centaur. Diyos ko, Lords. Eto, yung Slardar, nag-aabang. Pinapa-expire lang nila Aegis. Once na mag-expire Aegis, tuloy-tuloy na to, guys. Palag-palag na to. Aghanim Scepter. Eto na. Ganito na ako mag-Rubik. Alo, abangan mo na to, ha. Kung gusto mo magpabuhat sa akin, Rubik lang. Ha? Ha? Gusto ng Crips? Hindi. Hindi ako yun. Tingnan mo yung Aghanim Scepter. Tingnan nyo lahat. Kukunin yan, okay? Eto na. Papalagan na yan. Inam, pero yung shrine, binabasag na rito. Automatic shrine. SF, di pa namamatay.
Etong lifestealer, hindi pa namamatay. Etong center, hindi pa namamatay. Oy, Diyos ko dahi, DJ! Pero ito, yari yan ang DJ. Inekos lang sa muka ang kuya mo, DJ. And then, may swap pa. Oy, blink out. Pero may fissure, nakita. Alam yung galawang DJ. So, Slardar will fall, mga tropa. Mega kill for SF. Well played. Hinabol si DJ yung cameraman. Kala nila papunta sa may tier 2 tower ng Radiant eh. Ayan, may Aegis. Nag-expire na mga tropa. Expired na Aegis. Split push lang yung Luna. Palag-palag pa yan. Late game, sabi ni Nando. Kaya yan. Nilalaban ng kuya mo execration to. Abang ako, sinasabi ko sa inyo, abangan nyo lang talaga. Steady. Mukhang kalungkutan gaming yung Shadow Pin. Meron dito ng Silver Edge tsaka BKB, mag-butterfly pa to. So yung damage, alam nyo na kung saan manggagaling. Yung Lifestealer, hindi pa natin mention pa yung Lifestealer. Ito, mag-sasangin niya siya. Together with Desolator Armlet. Palag pa, kaya pa yan. Steady gold lang kayo dyan, mga tropa. Yung Shrine, binabasag na naman. Ito sinasabi ko sa inyo, ha, kay Gabi. Kanina, Blink Dagger lang, palag na yan. Naging next natin, Aghanim Scepter lang, palag na yan. Next, Repressure Orb lang. Pero lang, pero lang. Eto na, mag-4 staff, yung Rubik dito. Pero so far, medyo lackluster yung performance niya. 0-0-1, if you're the mid lane, you don't want to have that kind of stats, mga tropa. You want to be as effective as possible for you to give space, not only for your hard carry, but also for your other teammates, mga chong. Item ni Gabi, eh nga, mga tropa, mag-4-stop siya. 2K gold. Eto na yung split push ng Luna. On the way na. Nakakuha niya yung skill dito. Rubik. Uy, Gabi! Kailangan ko nung gagawin niya eh. Blink out. Sumusugod siya eh. May gusto siya kunin skill eh. Wala nangyayari dito ha. Pero nag-aantay lang ng Aegis. Etong Wings Gaming. Kumbaga ayaw nila mag-overcommit. Mamaya sila'y masaktan. Diba? Ayun lang yun. SF, may butterfly na. Ayan na, chong. 27 minutes, butterfly, silver edge, sa PKB. Smoke of the seat. Eto na. Ito na mga chong, smoke of the seat. Pero wala sila mahuhuli na naman dyan. Mga tropa. Steady gold tab lang. Saan? Okay. So, kailangan talaga iwan yun, no? Ah, sige, sige. Sige, sige. Pag SF, guys. Pag SF, ganun eh. Okay, pag SF. Eto, nag-i-split push yung Luna. Manta, tsaka Shadow Demon Illusion, mga chong. Pinapush na yung Creep Wave. Tignan mo naman, grabe naman yung damage niyan. Di natin yung Revlon natin, kung gaano karami. Puro Wings Gaming halos lahat, mga chong. Yung Centaur, Aghanim Scepter, Root of Defiance, next build, Crimson Guard. Mga tropa.
to, tuloy-tuloy lang tayo. Mga chok. Wings Gaming Shadow Fiend. Next item niya is going to be Satanic. Diyos ko, pakati ng pakati. Master Kimo, pag nanalo kayo ng Wings Gaming, ilalabas niyo ito isang Yag Balls. Pero mukhang malabo, mga tropa. So, wala pa nangyayari dito. Passive pa, both teams. Yung Life Stealer, may SNY na. Next item niya is going to be Assault Kiras. Yung Luna naman, BKB Manta, Dragon Lance. And then Rubik, meron ng 4 stop dito. Next item niya is going to be Shiva's Guard. Pero sobrang tanky na nung kalaban, mga tropa. Okay? Steady Voltev. Ayan, split push lang. Ultra late game daw. Kita niyo yung score, 1-1-1. Illuminati confirm, throw to mga tropa. Manalo pa X rito. Pero ito, Roshan, kinukuha na. Ito na yata yung next crush natin sa Rosh Pit. Nakakita na ng Dominator Crips. And then Wave of Terror. On the way na yung mga illusion ng Luna. Palag-palag pero malayo yung isa guys ha. Sino yung isa na malayo na yun? Hindi ko sigurado. I think, Rubik. Pero yung Aegis, nakakuha ni DJ. Nakakuha ni DJ, pero pagpapayaran mo yan with your own life, ang gandang boulder smash naman nun. And then Slithering Crush, papalagpas sila rito, on the way na, asan na Eclipse? Iniwan na ang kuya mo, Rage. And then Blink Out, yung Rubik, mga tropa. Pero good thing for them, nakakuha nila yung Aegis, ha? Yung Rubik, nag-Rage, tas Blink Out. Guys, hindi ko talaga alam kung para saan yung Rubik. Pero, hindi ko pa nakikita rin kasi, guys, okay? Pero, so far, abangan natin, mamaya. Di ba, mamaya, mag-turn around with Rubik Micro. Ayun ang nasa isip ko kasi talaga. Uy! Umeko! Sa lupa! Para lang sa langit! Eko sa lupa! Para lang sa langit! Ang gusto niya dapat doon, 4 stop, blink in. Tumama nga lang yung Fade Bolt. Nakansin yung blink dagger niya. So, wala nang Eko sa lupa to, ha? Meron pang invest bomb yun. Makati sana yun. Ayun na sana yung slam dunk. Kumbaga. So, yan. 1.9. And then, tuloy-tuloy lang ulit tayo rito. Antay na naman ng Roshan. 10 minutes, mga chong. Ganyan lang yung mangyayari. And then yung Lu... Uy! Umeklips! Walang nakakita. Walang nakakita nung Eclipse. Walang nakakita. May nakaka-Eclipse eh. Sigurado, pre, kung ano nangyari dun. Sakit sa ulo. Ang sakit sa ulo, mucha. Pero steady golden lang kayo dyan, mga tropa, okay? Steady golden lang kayo. Walang nakakita nun, walang nakakita. Okay? Sakit sa ulo. Steady golden lang kayo, mga tropa. Palag-palag lang tayo dyan. Ha? Instant replay. Nakakaya nga. Instant replay pa. Diyos ko, Lords. Execration. Ano nangyayari? Ayan yung Echo Slam. Pero yung SF dito, ha? Ayan na. Boulder Smash. Patayin nyo na. Wala silang damage. Diyos ko, Lords. Ay, sabi ko tayo nyo, eh. Wala kayong damage, eh. Hindi nyo ako tinunod, eh. Ba't naman ganun? Nakombo nyo na yung SF, eh. Mag-isa lang, eh. Wala lang talagang damage. 12 points sila, mga tropa. Yun lang. So, steady gold lang tayo dyan, mga chong, ha? Radiant's middle tower is under attack. Ay, eh. Mag-BKB pa itong SF. I mean, Earthshaker. Diyos ko, Lords. Ah, sakit sa ulo. Pero palag-palag pa yan, pre. Naniniwala ako sa kakayahan ng Rubik. Steady gold lang kayo dyan. Mag-Shiva's card na. Steady. Ayan na, Luna. Ano next item niya rito? Siya yung bubuwat dito. Ayan, Manta style. I mean, Scotty. Next item niya, ito. Pero medyo patagal pa yan, ha? A soldier's fortune.
paano nila mapatayin yung Centaur? Luna. Luna papatay sa Centaur, pero kailangan ng damage ng Luna kasi Centaur sobrang kunat. Crimson tsaka Defiance, di ba? Yung network, lamang yung SF dyan. Followed by Luna. Eto si Gabi, nag-aabang na naman. Pero ano yan, paano mapapatay yung Centaur? Fate Bian. Eto na, nag-aantay sila rito. Nag-aabangan sila, Vengeful Spirit, nandyan din. Yung Rubik, nasa gilid lang. Baka masaksakan ng patalim dyan. Nag-aabang sa dilim yan. Ayan na yung Centaur. Inaabangan, blink out. Saan nag-blink yun? Ay, Diyos ko, die! Ano ba itong laro? Oh, ayan na, lip! Ay, Diyos ko, Lord! Hindi pa na, lip. Hindi niya ina-expect na nandun yung Centaur. Sa ulo. Pero palag-palag yan, mga tropa. Steady Goldeb lang. Luna lang, sapat na. Okay? Luna lang, sapat na. Steady. Ayan na, tier 2 tower. Kukunin. Tier 2 tower. Kinukuha na ng execration. Wala nang magagawa. Okay? Wala nang mawawala sa exe. Sa kabila naman, may mga tier 2 tower pa. So, pwede sila kumuha ng split push dyan, mga chong. Oh, sabi ni Kimo, inay-inay lang, okay? Iniimas niya si Owa sa likod. Sabi niya, Owa, Owa! You chill down, okay? Chill, chill! Ginagano niya si Owa. Okay, sabi ni Owa, okay. Sabi ni Owa, awalag naman daw, mamaya. Iniimas niya sa ulo. Inay-inay lang, okay? Mamaya, kayan, kayan. Kita nyo, nagkakamali yung execution pero hindi pa sila nabibigyan ng rocks dito. Diba? Steady Goldeb lang kayo dyan, okay? Mag-i-repressure pa yung Centaur, mga tropa. Smoke. Smoke eclipse. Steady Goldeb lang kayo dyan, guys. Ito na. Smoke of the City sa kabila naman. Yung Shadow Demon, delikado rito, mga tropa. Ayan na, split push na naman, pero yung top, kumukuha, Tire Courier, nakuha pa, buti wala nang item dun. Tuloy-tuloy lang tayo, yung Tier 2 Tower, split push. Pero eto na, mga tropa, gising! Taka lang, gising na. Ayan na, mga chong, tuloy-tuloy na tayo rito. 45 pop. Let's see kung paano discarte. Walang ages yan, ha? Rubik, show me what you got, little baby. Pero ito na. Slithering Crush. Wala nagkakatamaan. Fissure. Steady Goldeb. Steady. Wala. Tier 3 tower din nakuha. No, totoo rin, ha? Ito, hindi bibitaw. May echo slam yung Earthshaker. Maiwasan nyo lang yung papalakpak na ako. Panalo na tayo. Uy! Ayan na! Nag-initiate na yung Rubik! Kasama yung Fissure! Pero hindi. Out lang. 12-1 yung score natin. Pero pumupos dito yung top lane, ha? Puro creeps yan. Pati yung catapult. Well played. Sa tingin ko yung catapult magkapanalo rito, eh. Sa tingin ko talaga catapult na sa plano na yan, eh. New meta, catapult. Eto na yung stun. Eto yung Fissure. Fissuran lang. Echo slam, walang tinamaan. Here comes the pain. Pero wala. Eto, buyback. And si Nando, nangaluntoy ang kuya mo rito. Shadow Demon namatay din. Eto na yung counter nila. Pero gem lang yung kinuha. Namatay yung dalawang support. Ay, hindi. Isang offlane tsaka isang support. Pero nag-buyback si TJ, mga tropa. Eto. Tuloy-tuloy na sila. Walang Shadow Demon. Wala na rin mga BKB yan, ha? Hindi ko kaya nyo na to, eh. Ayan na, papakita natin na Rubik. Rubik! It's time! Rubik! Ayan na! Nag-leap! Uy! Nagkalayuan! Anyari? Hindi ko ma-explain ang laro to. Hindi ko ma-explain ang laro to. May halong siyensya yung laro to. May halong siyensya tsaka arithmetic. So, tingin ko kanina, tinanim lang yung eclipse kanina rito. Tinanim lang yung eclipse dyan. Mamaya, pag nagkanto na crucial game dyan, oy! Binakbak ang kuya mo rito, Rubik!
umekos lang, sumwap out, and then nag-spaceship lords. Pero hindi, hindi mo kakayanin yan, hindi maaari, sabi ni Master Pogi, mga tropa. Pero intay nyo rito, ah, dito nag-eclipse, di ba? Mamaya, pag pumush dyan yung Wings Gaming, maglalabasan yung eclipse 2 times. Tinanim lang, steady golden lang kayo dyan, mga tropa. Okay? Tuloy-tuloy lang tayo rito, ah. Steady. May kasamang arithmetic tsaka science yan. Mamaya, makikita nyo. Lahat yan calculated. Naniniwala tayo sa, sa forever tuloy dito. Pero ito, tuloy-tuloy yung push. Ayan na. Steady gold. Eh, pag nag-back to, delikado yung, pag nag-back yung Wings Gaming dito, delikado sila. Alam nyo bakit? Makakapagtanim ulit yung Luna ng Eclipse, eh. Oh. Eh, hindi makaka-high ground yun. Hindi, steady, eh, wala lang nangyayari, oh. Steady golden lang sila, eto. Kinukuha ni second lane of Rax. Oh, eh, na SF. And then, yung BKB pa, Diyos ko dahi, paano mo papatayan yan? Rax lang ang gusto niya kunin. Yun lang. Best of 7 daw, te. Best of 7 daw, extend. Steady golden, Diyos ko, Lords. 2 Rax down, ang kuya mo. Mamaya, ani na Eclipse. Kina mo yan. Lasing ka bata. Eto na. Yung mini-mega Eclipse ko punin na. Umesis na! Wakbo na ito! Diyos ko Lords, yun! Ayan na, yung Rubik ha. Di pa rin ako nawawala ng pag-asa sa Rubik. Eto na. May infest. Naka-infest. Uy, may infest out. Tinaniman. Tumanim ng infest. Nagtanim ng infest doon mga tropa. Pag humi-ground yung Wings Gaming na yan, magugulat sila, may e-infest out. Ano yun? Sanabihin? Yan ang mga steady gold up lang kayo dyan. Eto na. Ayan na infest. Depende na lang sa execution kung ilalabas nila yun o hindi. Pero yung Mega Creeps, ayan na. Wala nang kakabakabayan. Steady gold up. Op, tago. Ayan na infest. Pogong! Hindi. Mga tropa. And si DJ, shrine pa ang kuya mo. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Yun lang. So, wala silang damage dito. SF. And then yung infest, echoes lang sa dalawa. Patay na yung dalawa. Ito na yung pangatlo. Nanto, nilalaban pa. Sige lang, ibundera ang pinus mo yan. Pero guys, ganun talaga eh. Wala talaga eh. Nagkamali eh. Wala problema dyan, okay? Steady gold up lang tayo dyan. Pero yun, good game guys. It is what it is, okay? May pagkakamali. And let's just wish Execration good luck on their next endeavors. Pero saglit lang. Guys, ganun talaga eh. Wala talaga eh. Medyo talagang asim eh. Pero bigay ko na yung premium nyo ah. Wings Gaming. And then yung giveaway natin, bibigay natin dito. Pero saglit lang. Diyos ko. Sa ulo. Pero ito na. Yung giveaway winner natin is... Alo? Robert Jan. Ayan, Robert Jan. Jan ka na lang. Okay, Robert Jan ka na lang. So, guys, it's going to be tomorrow. It is going to be Digital Chaos versus DC at saka sino ba isa? Lo? DC at saka Virtus Pro tapos Newbie at saka Wings Gaming. Okay, ayun yung maglalaban bukas. Oh, tama yung mga prediction ng pro player. Pero for Execration, abangan natin sila sa ESL 1 Genting, ay ESL 1 Genting tuloy, sa Star Ladder Qualifiers, tapos DAC Qualifiers, tapos meron pa tayong mga ibang tournament. And then for our next tournament naman, it's going to be TNC at saka S1 Lycos, WESG, mga tropa, okay? So marami pa tayong aabangan dyan, pero salamat sa lahat ng sumabay-bay, mga tropa. Salamat sa ulo. Okay na sana eh. Ang sa akin lang, kung magtatanim kayo, ani inyo. Takit! Takit ang eh. Yun lang mga tropa. Diyos ko, Lords. Tomorrow, ano yung kakas ko? Grand Finals na lang bukas. Newbie Wings. Ah, BP na lang. BP tsaka Digital Chaos, tapos break ako ng Wings. Tapos Grand Finals ako. Okay, sige, ayun na lang ikakas ko bukas. Eh, kaya nga, i-break ko nga eh, okay?
So, gagawin ko tomorrow, VP at saka new VP at saka DC. Kakas ko 'yon, tapos pahinga ako ng wings at saka newbie, tapos grand finals, okay? So, stay put lang kayo diyan mga tropa.